Mula sa pagtatanim ko sa polybag at paglipat ko sa training pot hanggang mailipat ko siya sa permanent pot. Isang magandang araw muli mga ka-Osam at welcome na naman sa isa ng kwentuhan at galaan na naman natin. So ngayon nakikita nyo kung nasan tayo ngayon sa mga bonsayan. Ito dito po nakalagay yung mga argaw. Kung naalala nyo ay nag-vlog na tayo dati dito kasama natin si Sir Bito, si Master Bito na kung saan siya yung bonsai artist dito sa Baler Aurora. So maraming nang hihingi ng part 2 ng kanyang video. Inaabangan nila kung ano sunod na mangyayari once na ang isang Argao Taiwan ay mailagay na sa training pot. Nakita nyo doon sa last vlog natin na kinat yung isang parang pinaka mother plant tapos inilagay sa polybag tapos sa training pot. So ang inaabangan nila ngayon kung ano sunod na mangyayari once na nasa training pot na, kailan ililipat sa permanent pot. So bilikan natin ngayon Sir Bito at ngayon ay busy siya ngayon, naghahanap siya ng ipapakita niya sa atin kung paano niya idedemo yung kasunod na step sa journey ng isang Argao Taiwan. Interesado ka sa mga bonsai? Huwag kalimutan na i-subscribe ang ating YouTube channel na Awesome Box at sigurado may part 3 pa ito. So, pindutin mo na subscribe button sa baba at ang notification bell button para lagi updated sa mga video natin. Ano pang hinihintay natin? Let's go! Kung mapapanood yung mga ka-Awesome, itong saang to, itinusok ko lang dati sa polybag. Nung tinusok ko siya dati sa polybag, wait lang, itusok muna natin siya dito sa kabila. Nung itinusok ko siya sa polybag, mga ka-Awesome, anong nangyari ganito? After 4 months. So after 4 months mga ka-Awesome, kahit pa paano, nakita ko kasi may chance na magagawa na natin ng design pag binunot natin. Kagaya nitong saang to, nag-weld na. Itong ugat na niyang to, tumagal siya ng 4 months. Ngayon, ikakat na natin siya dito. Cut natin siya. Siyempre yung dulo, tanim ulit natin. Para sa susunod na 4 months, may harvestin ulit tayong kagaya nito. So dahil nakaharvest na tayo ng kagaya nito, samahan nyo ako ngayon kung paano ko siya ilalagay sa training pot at ililipat sa permanent pot. So mga ka-Awesome, ito yung kinuha natin dun sa mga naka-polybag natin. Ito na yung na-select natin na magagandang ugat. At ngayon, pagkatapos natin i-select siya dito, ilalagay natin siya ngayon sa training pot. Na kung makikita nyo mga ka-Awesome, andun sa kabila yung mga na-harvest natin noong nakaraan. Yan. Inilagay ko na siya dyan sa training pot. Ang paglalagay sa training pot mga ka-Awesome, ito. Siyempre, ihahaya mo muna yung ugat niya. Titignan mo muna kung paano. Lilinisan mo siyempre. So, intindigan ng ugat niya, kailangan may matitira pagka nilubog mo siya dito sa training pot. Kagaya nito, lagay ka muna ng garden soil sa training pot mo. Yun, lagay mo. Tapos, intindigan mo na siya. Tapos, patungan mo na ulit nung lupa. So, ito mga ka-Awesome, may kasama tong Cosmocot. Para sa susunod na ilipat natin siya sa training pot, dire-diretso na yung paglilipat natin. Yung Cosmocot kasi mga ka-Awesome, tumatagal siya ng 4 months bago mapalitan ulit yung Cosmocot. Kapag ganyan, tubog mo siya sa tubig. So kapag nailipat na natin, syempre, yung mga lupa-lupa niyan, kailangan dumasik, pumunta dun sa gitna, sa ilalim. Gawin mo, tubog mo siya sa tubig. Tapos kalugin mo ganun. So yung mga lupa-lupa niya, dadasikin na yung ugat. So dapat ganyan yung kaalabasan. Ang tinatawag dyan, root expose. So kapag naka-root expose na, hayaan mo muna siya dito ng mga 2 weeks.
Pero actually 4 days may magiging gantong shoot na siya. Kapag ka, tapos ang 2 weeks mga kausam, syempre alam mong medyo malakas-lakas na siya na may 1 inch na siyang haba, ilipat mo na siya ngayon sa permanent pot na nabibili ko sa Japan Surplus. So yung binibili kong ganito sa Japan Surplus, wala pang butas, kaya kailangan mo rin siyang butasan para hindi maluo yung halaman. Kahit yung mga training pot ko may mga butas din yan. So ngayon ipapakita ko sa inyo paano ko siya ililipat sa permanent pot. Training pot to permanent pot. So, sa paglilipat mga ka-awesome sa permanent pot, syempre pagka napalaki-laki yung butas, gagamitin natin siya ngayon ng screen. So, lagay mo yung screen dyan ngayon para kapag kasi malaki yung butas, naglagay ka ng lupa, lulusot dun, masasayang. Kaya ang gagawin mo, lagyan mo siya ng screen, lagay ka ng kaunting garden soil doon sa pinakang ilalim para kahit papano dasig na pagka naglipat ka nung Argao Taiwan mo. So lagyan mo lang siya. Kung makikita mo siya, yan yung ugat niya. Siyempre bawasan mo siya ng kaunti. Siyempre, minsan mayroong sulat-sulat na Chinese dito. Ibabagay mo rin yung tayo ng ugat. So dahil wala naman siyang sulat, ay sulat yung permanent pot niya, ititindig ko na lang siya ng proper upright. Yung cute pa rin tignan. So dahil dyan, siyempre yung kagaya ko nga sinasabi sa inyo, para dumasik, itutubog natin siya ulit sa tubig. So tubog ulit natin siya sa tubig. Oh, hintayin mo lang bumaba yung lupa niya, dumasik. Oh. Kapag ka alam mo na dumasik na ngayon, at dahil gustong-gusto nang bumili ng customer mo ng Argao Taiwan, lagyan na natin ng moss ngayon. Lagyan na natin ng moss. So, syempre kailangan ng babagay na moss. So linisin natin yung gilid-gilid at may dumi-dumi pa. At ito na. May instant souvenir ka na sa kasal, sa binyag, at may penregalo ka na kung sakasakali. So yun nga mga kausam, nakita natin kung paano ang isang Argao Taiwan mula sa polybag, nalipat natin sa training pot, at ngayon nasa permanent pot na siya. At tignan pa natin yung ibang mga permanent pot na gawa ni Master Bito, ano? Tignan pa natin yung mga ginagawa niya, at talaga nung una kong nakita ito, naintriga talaga ako. Merong talagang maliliit pa, at yung pinakamalit nga niya, nilagay niya sa takip ng isang tanduay ba yun? Oh. Sa 2x2, maliit na takip ng 2x2. So bago ko magpala mga kausam, ay silipin muna natin yung mga nailipat na ni Master Bito from training pot to permanent pot. Kagaya nga sinabi niya, binibili lang niya sa Japan Surplus yung kanya mga maliliit na pot. Let's go! So hanggang dito lang mga kausam, at maraming salamat at tinapos mo ang video na to. Kung umabot ka sa puntong ito na nanonood ka pa rin, pwede pang paki
lagay mo, pakasulat mo sa baba, pakicomment mo sa baba ang hashtag Argao. Hashtag A-R-G-A-O. Para sa ganun ay makita ko na sumusuporta ka sa akin at talagang tinapos mo ang video na to. So maraming maraming salamat sa panonood niyo at maraming maraming salamat din kay Master Bito. Ayan, subscribe niyo siya sa kanyang YouTube channel na Master Bito at sa kanyang TikTok. Ano yung TikTok mo, sir? Master Bito rin at saka sa aking Facebook page, Master Bito. Pagka may order kayo, message niyo lang ako. So kami mga order kayo, puntahan niyo ang kanyang Facebook page. Ilalagay ko dito sa baba yung kanyang Facebook page, tapos yung kanyang YouTube channel at saka yung TikTok niya para madali niyong mahanap. So hanggang dito lang mga kaosam, maraming maraming salamat sa pagsama ninyo. Paabutin natin to ng 1,000 views muli at higit pa. At hanggang sa sunod, hanggang sa muli ating pagkikita, pag-uusap at kwentuhan. Baka may part 3 pa to, Master Bito. Abangan natin kung ano yung request nyo. I-comment nyo pala kung ano pa yung request nyo matutunan sa pag bubonsai ng Argao, Taiwan. Thank you very much. Ingat kayo lagi. God bless everyone and have an awesome day. Bye-bye. Tingnan nyo yung malagandang ano, bonsai. Oh. Ganda oh. Diba? Bougainvillea. Bougainvillea. 21 jewels. Oh. Susunod, bougainvillea naman ang ating iba vlog. Okay?